Hi guys! Today's video is Avon yung gagawin natin ng review today. Alam nyo ba, nasa Avon ako natutong mag-makeup. Nung high school ako, kasi meron akong friend na Avon lady, or yung mommy niya yata. Tapos order ako sa kanya. Tsaka very flexible kasi yung payment. So kahit na pag-ipunan ko, diba? Kahit na 2 gifts, ilang gifts ba ang Avon? Parang ganun eh, meron silang 2 gifts, hanggang 4 gifts, ganyan. Alam ko 90 pesos lang yung cake foundation dati. So yun, favorite na favorite ko yung Avon, lalo na yung cake foundation. Yun lang yung Kerry Bells ng budget ko. And dun ako nagsimula sa makeup. Sa Avon talaga. Kahit hindi pa ako na-contact ng Avon for this video. Yes, this will be a collaboration with Avon. Ito na yung kanilang Avon True Color. Kompleto to guys. Full face yung gagawin natin ngayon. And gusto ko palang magpasalamat sa Avon kasi they explained to me na even though collaboration video to guys, in-encourage nila ako na kung paano ko ginagawa yung videos ko, yung first impressions ko. Ganun din yung gusto nilang gawin ko today. So let's start na. Try natin tong Skin Goodness Moisturizing BB Cream. So, ayan yung itsura niya. Meron siyang SPF 20 PA++. I think mas okay sa akin itong nude. Ito yung cream light kasi parang masyado siyang light. Actually, hindi ko pa alam kung anong look yung gagawin ko. Pero, anong sabi ni Marian? Try natin to. Ayan o, ang ganda ni Marian. Yan yung mga gusto kong look. Ano, parang natural. Everyday. Walang ka-effort-effort. Pero kasi maganda naman talaga siya. Pack. Ang sabi ng makeup ni Marian. Okay, VO2 or nude, yan yung tatry ko. Hindi ko alam kung gagamitin ko ay fingertips na lang. Pag BB cream kasi mas okay kapag fingertips eh. Parang nakakatulong daw yung heat or yung friction. Ang bango, it smells good. Amoy lotion na girl na girl. Yung feeling niya, hindi siya malagkit. Parang siyang nagiging powder finish. Alright, so ito siya on one side of my face. Ayan, parang nag-brighten up lang yung skin ko pero hindi niya natakpan yung mga blemishes. So, since BB cream to, usually naman pag BB cream talagang walang coverage, apply ko muna siya on the rest of my face. At saka natin ilalagay yung powder kasi feeling ko yung powder ang magbibigay ng coverage talaga. Dalawang shade lang talaga yung available, light and nude. Ginamit ko yung nude, ito yung darkest. Maputi pa siya sa akin, so sana maglabas sila ng mas darker pa dito. Okay, so right off the bat, wow, right off the bat, yung finish niya, hindi siya malagkit, it's powder finish. So ito yung klase ng cream na okay lang sa akin kahit fingertips yung gamitin ko kasi walang stickiness. Very comfortable, parang wala lang. Pero yung coverage niya, ganun din, parang wala lang. So parang pinabrighten up lang niya yung skin ko. So maasa ako dito sa oil control na dual powder nila. I will be using yung shade na oriental. Tama nga ako na yung powder yung nagbigay ng coverage. Tingnan nyo, okay na siya. So, ito yung side na wala pa. Ito yung meron. And, bumalik yung yellow undertone. Kasi yung BB cream parang medyo may pagka-pinkish siya. I-apply ko na siya on the rest of my face. Pag nag-a-apply kayo ng powder using a sponge, ipat nyo lang sa skin. Kasi kapag kinayad yung ganun, yung BB cream na in-apply nyo dun sa ilalim, nagagalaw. Mas magandang pat lang. Smoothens complexion. Wala siyang malagkit na feeling and I think okay to para sa oil control. Let's see, malalaman natin yan later. But for now, gawin na natin yung ating kilay. I will be using itong Glimmer Sticks Brow Definer in dark brown muna. Kasi hindi ako sure kung masyadong brown to or yung dun tayo sa black. Oh, I think yung brown, okay na. Try ko tong soft black. Ito yung soft black. Then, yung brown. So, okay na siguro sa akin yung brown. May kulay kasi yung buhok ko. Creamy yung pencil, so madali siyang i-apply. So, kailangan magaan ang kamay. Dahil pag mabigat yung kamay mo, magiging makapal yung application. Ibe-blend lang natin, ha? So with the shape of my eyebrows, medyo nahirapan ako kasi hindi na ako sanay gumamit ng pencil, to be honest, kasi laging wax yung ginagamit ko. Yeah, it's not you, Glimmer Sticks, it's me. Sa eyes, try natin yung Romantic Mauve kasi ito yung bet ko na kulay. Ito kasing isa, yung Urban Skyline, pang night look to. Pero mag-swatch tayo ha, para makita natin yung pigmentation if it's okay. Ito yung Urban Skyline. Yung Romantic Mauve naman, wait lang, burahin ko muna ito. Ayaw mabura. Kailangan natin waterproof.
makeup remover. Pang matagalan. Long wear talaga siya. Yung Romantic Mauve. Ayan. Ito yung gagamitin ko para pang everyday look lang yung gagawin natin. Wala akong gagamitin primer para matest din natin yung longevity nitong eyeshadow na to. Nagamit ako ng eyeshadow brush ha. Dito muna tayo sa number 2. Lalagay ko siya all over my eyelids. Next, yung number 3. Clean blending brush para ma-spread out or matanggal yung harsh lines dito sa edges. Pang-blend lang to. And then, using yung number 4, ipapatong ko siya dito sa outer thirds. And then, yung number 1, lalagay ko siya dito sa inner corner ng eyes. Yung sa outer V. Gusto kong i-intensify, so kukunin ko ulit yung number 3. And dito sa outer V. Okay, so napansin ko dun sa eyeshadow, especially yung may glitters, medyo nag-fall out siya. Pero hindi naman siya masyadong halata. Kasi the thing is, yung glitter is maliliit lang talaga. So gusto ko medyo smoked out, merong color yung sa bottom lashes ko. So I will use yung number 3, bottom lashes. Glimmer Sticks Eyeliner, Blackest Black. Wow! Black na black talaga. Just so hindi siya kakalat mamaya, isa-smudge ko na rin siya. Ayan. Ang kagandahan din sa pencil, kahit hindi perfect yung gawin nyo dito sa dulo, okay lang yan kasi isa-smudge mo naman siya eh. See? Mas madaling gumawa ng wind. Since dalawa naman yung mascara, dito sa side na to, itong Super Shock Max, and then the other side, yung lengthening mascara. Super Shock Max muna tayo. Na-try ko na to before, and yan ang problema ko sa kanya, malaki yung brush. Medyo na-overwhelm ako sa brush na. Wait lang, magla-lash curler muna ako. Okay, parang walang nangyari. Basang-basa pa kasi siya, kaya on tendency, binabagsak niya yung lashes ko, kaya... Another side, ito naman yung lengthening. Ito, hindi ko pa ito natatry. Ayan, mas maliit yung brush niya. Ang tagal matuyo nung mascara. Gusto ko na siyang i-lash curler ulit. Kasi bumagsak yung lashes ko. Mas type ko to kasi maganda yung brush niya. And yes, medyo nalilengthen naman niya medyo. Dahil bago siya, basang-basa siya and matagal siyang mag-dry. And right now, kailangan ko siyang i-lash curler dahil bumagsak na yung aking lashes. Yun yung ayaw ko pag bago yung mascara. Basang-basa siya. Gusto ko yung medyo matuyo siya ng konti. Doon ko usually nakikita talaga yung effect eh. Try ko to pang tight line ha. Kasi nakikita ko ilalim ng talukap ko. Medyo nakakairita. Uy, pwede! So we can check kung magsasmudge siya later. Okay, so next, let's move on sa blush. Meron ako ditong tatlo. I have Rose Luster, Peach, and this is Cool Plum. This is Rose Luster, this is Peach, and then this is Cool Plum. Mas gusto ko yung Cool Plum. Meron siyang konting shimmer sa kanya, pero very, very fine naman. Ay, I don't like the brush. The blush is very pigmented. Kung ano yung nakilala kong blush ng Avon dati, ganun pa rin siya ngayon. So, I like this one. For my lips, ito yung gagamitin ko. Yung perfectly matte lipstick nila. And this is Mauve Matters. Ang ganda ng packaging. Ang ganda ng itsura ng lipstick. Wow. Wow. Perfectly matte talaga siya. Smells so good. Oh my goodness, gustong-gusto ko tong lipstick na to. Tinanggal ko yung nasa ibabaw para mas comfortable siya and hindi mag-transfer doon sa ngipin ko. Papatungan ko siya ng glaze wear kasi gusto ko rin makita yung itsura nito. Nakita ko lang sa inyo kung ano itsura ng glaze wear pag pinatong siya doon sa perfectly matte lipstick. Kung tatanggalin ko rin to, yung ibabaw. Yeah, mas gusto ko talaga yung perfectly matte lipstick eh. Ito na yung finished look using Avon products. So, ite-test out natin to guys. Mag-check back na lang ako at the end of the day para i-share ko sa inyo kung ano yung final thoughts ko dito sa mga products na to. It is now 1 p.m. Last and final update. It's now 10:47.
Alam nyo, nakalimutan ko na nga din mag-blot. Sabi ko kanina mag-blot ako. Ngayon pa lang ako mag-blot, pero sinabihan na ako na asawa ko na ang kintab ko na daw. Ang kilay ko, ayan o, guys, kitang-kita nyo, nangingintab siya, diba? So, yan yung mga struggle ko sa kilay. Try ko mag-touch up with the powder. So, in fairness naman sa Yvonne, kahit na hindi ko masyadong type yung BB cream dahil nga, bitin sa coverage. Alam niyo naman ako, gusto ko kapag may nilalagay ako something sa face ko, gusto ko talagang covered yung blemishes ko. Pero since everyday look lang naman yung aim ko today, and BB cream yung ginamit ko, so I expected na talagang hindi siya ganun kaganda yung coverage. But, considering BB cream siya, hindi naman siya naglagkit sa akin. Ang napansin ko lang, nung nagpicture ako with flash, medyo may white cast ng konti. Siguro dahil na rin dun sa BB cream. Dahil meron siyang SPF 20, dahil nga hindi siya yellow undertone, may pagka-pinkish siya. So, merong konting grayish effect sa skin ko, pero hindi ganun ka sagwa. Pwede siyang patungan ng powder. So, yung powder, yellow undertone. So, nakatulong naman siya. Yung BB cream, okay lang sa akin for everyday use. Unang-una, hindi siya malagkit. Very light lang siya sa skin. If you have oily skin, samahan mo nito kasi maganda yung oil control ng powder. Considering the whole day, hindi ako nag-blot. Yung powder is good. I will use this again. Packaging is good. Foam, meron siya sarili lalagyan dito. Very hygienic para sa akin. Maganda yung salamin, malaki. Makintab na yung kilay ko ngayon, pero considering pencil ito, gustong-gusto ko yung pencil kasi creamy siya. Hindi mahirap makuha yung color. Pero longevity, tingnan nyo, okay naman. Maliban sa naging shiny na siya. Wala naman ako nakitang naputol na part or nabura or nag-smudge. So, that's good. So, sa eyeshadow, andito pa rin siya sa aking eyelids. Pero, yung satin na shadow na nilagay ko dito sa inner corners, wala na. Itong eyeshadow, kailangan mo siyang gamitan ng eyelid primer. Yung eyeliner, up close, ito na yung itsura ng eyeliner. Yung nilagay ko dito na parang winged eyeliner, okay siya. Mas okay siya kapag na-smudge, guys, ha? Yung nilagay ko sa tight line ko, kanina, meron na akong tinatanggal dito sa gilid ng eyes ko. Yun ang problema ko sa pagta-tight line. Yung napupunta siya sa gilid ng mata ko dito. So, madali lang naman tanggalin kasi isang ganun ko lang tanggal na. Pero, kailangan ko pa rin i-check. So, sa tight line, hindi siya okay. Pero yung nilagay ko dito sa lids ko, okay pa rin siya. Ang technique lang, guys, is kailangan mo siyang i-smudge. Kung gusto niyo talaga ng hindi mag-smudge, I suggest yung liquid eyeliner ang gamitin nyo, wag pencil. Kasi yung pencil talagang merong tendency na magsasmudge siya. Mascara, yung sa lengthening, parang kulang siya sa volume. So, yung Super Shock Max, mas okay siya when it comes to volume. Lengthening, kanina mas mahaba, yung sa left side ng eyes ko. Pero sa Super Shock Max, na-maintain niya. Kung ano itsura niya kanina, yun pa rin. So, kanina, sabi ko, mas gusto ko yung lengthening. Pero after ilang oras, mas bet ko na si Super Shock Max. But, ang ayaw ko lang kay Super Shock Max is nakaka-shock kasi yung brush niya masyadong malaki. Yung blush, ever since talaga favorite ko yung blush nila. After ilang oras, yung blush andito pa rin sa cheeks ko. Alam niyo maganda talaga yung blush ng Yvonne eh. Tried and tested ko na even before pa. Luminous blush siya, so hindi mo na kailangan pang mag-highlight. Yung lipstick, hindi na ako nag-touch up mula nung nag-apply ako kanina. 3 times na akong kumain and may natira pa rin sa aking lips. Perfectly matte lipstick nila is promising. Kung hindi mo titingnan yung lalagyan, may isip mo talaga na mamahalin siyang lipstick. Ito yung first na ganitong klaseng matte na lipstick na natry ko na makikita nyo, walang ka-shine-shine siya, diba? Pero walang tugging sa lips. Pag nilagay na siya sa lips, comfortable talaga siya. Walang patchy areas. Color payoff is really good. Sa lahat ng natry ko today, ito yung pinaka-favorite ko. Kung matagal ko na kayong viewer, alam nyo yan na hindi ako fan ng glaze lip gloss, yung anything na mukhang malagkit sa aking lips, hindi ako fan nun. Alam nyo yan. It looks good sa pictures, pero yung feeling, ayoko nang malagkit. So, personal preference, hindi ko type si glazeware. Yun lang yung aking final thoughts dito sa Avon. Itong mga na-try ko, I would recommend sa mga nag-o-office. Kasi, maliban sa mura yung products, this is very easy to use. If you have tried these products, as usual, gusto kong i-share nyo rin yung experience nyo sa kanila. Comment kayo sa baba para makatulong din sa iba. Sana nakatulong ito, guys. Don't forget to thumbs up kung na-enjoy nyo and kung nakatulong itong video na to. Maraming salamat sa panonood. See you again on my next video. Bye! Paano ba yung posing mo? Hindi ko kaya kahit anong ipilit ko. Huwag na nga!